you have started implementing the projects. In fact, nangutang kayo para ma-implement na para kayo na lumaki. Is it the reason why may isang sitio yata kayo binisita the past few weeks? Itong Sitio Sigay. Sitio Sigay. Tell us about what happened. Kasi lahat daw sumurender. Bakit lahat ba ng tao doon, NPA? Actually, ganito yan. Yung Sitio Sigay kasi, yun yung known dito sa probinsya ng Davao Oriental na tinatawag ng NPA na syudad nila. Mm-hmm. Ibig sabihin, normal silang nakakagala sa lugar ng Sitio Sigay and the adjacent sitios. Okay. Una, walang daan. Okay. Walang pupuntang mga gobyerno. Uh-huh. No? Kaya libre silang pwedeng gumalaw. Mga ilan lang silang pupunta-punta? Mga NPA dito sa Davao Oriental? Actually, dati noon, marami. Okay. Ngayon, pero sa ngayon, nasa mga 18 na lang sila to maximum 20. Okay. Yung sa Sigang na pupunta-punta? Yun ho, yun sila. Okay. Noon, tapos, ang dami ila. Tapos ano yan? So, yung community na katira doon, siyempre mapipilitang mag-suporta. Suporta? Yeah. You mean to say, tinatago nila yung mga NPA na hinahabol? Hindi lang tinatago, kundi nagbibigay talaga sila ng pagkain sa mga NPA. Monthly. Okay. Organized na sila, meron na silang mayor, meron na silang mga barangay captain. Oh. Kasi lahat ng tao dyan sa lugar, masa na eh. May function na sila. May function na sila. Uh-huh. So ito yung... So in short, na-brainwash sila? Brainwash talaga sila. Mm-hmm. Pero nung pinasubka natin, iba-ibang services ang ginawa natin. Gumawa tayo ng daan. Kayo pumunta mismo? Yeah. Okay. Gumawa tayo ng daan. Mm-hmm. Nagbigay tayo ng iba-ibang livelihood program, mm-hmm, pagkabuhayan ng mga tao. Mm-hmm. So, nakita ng mga taong bayan na meron pala tayong gobyerno. Okay. So, nung kinausap namin sila, anong participation mo sa NPA? May monthly contribution sila. Aha. So, nag-ano sila? Sila yung inuutosang bumili ng pagkain and other supplies. Mm-hmm. No? Pag may mga nag-operation ng mga sundalo, sila yung unang mag-report sa NPA. Okay. Na may ongoing operation. Uh-huh. So, pero wala silang magawa eh. Kasi but how big is this sitio? Ilang tao? Ilang mga lalaki? Actually, ilang mga... isang sitio lang yan, pero malaki yan. May mga adjacent sitios pa. Okay. Ang naging center lang namin, actually yung bahay doon sa sentro ng Sitio Sigang is nasa mga, I think, anim na bahay magkadikit-dikit. Okay. The rest ng bahay, alam mo na, bundok. Okay. Yun yung the rest ng mga bahay, malalayo. Okay. Malalayo. Pero, yun ang kagandahan, involved ang lahat ng national agencies. No? Kung anong available services nila na pwede kailangan doon sa isang lugar. Okay. Dalahin na niyo, ibigay ninyo sa taong bayan. So what happened? So yun, ang nangyari is, sila na mismo ang nagsabi na ayaw na namin sa NPA. Okay. Kasi nakita namin gaano kasinsiro ang ating gobyerno. Okay. So that was the time na nag-surrender sila. Hindi na sila natapos, makabalikan sila ng NPA? Una is nilagyan na rin natin ng mga detachment doon. Okay. Okay. Para sa protection nila. Mm-hmm. Just recently, nanong pa sila sa'yo? Yeah, actually, that was the time na umakyat ako doon. Uh-huh. Ano? First time ko rin pumunta. Uh-huh. Kasi unang-una, may threat kasi. walang daan. Okay. No? Okay. So, nung gusto na ilang bumalik sa ating gobyerno, uh-huh, so kailangan ko silang puntahan, kailangan ko silang kausapin. Okay. Okay. Natuwa naman ako dahil at least naramdaman nila na meron tayong gobyerno. What was the feeling? When you were able to realize, ito na, susuko na sila. Actually, una is para sa akin, successful yung programa. Successful yung direction, mm-hmm, ng ating programa. Issue One-on-One.